Hello mga kawawa, good evening. Kakatapos lang ng Ladies Prayer Warriors meeting, prayer meeting namin. Ngayon kakain ako, pero bago ako kumain, inuna ko muna yung aking alaga. Ayun siya, oh. Kumain na siya. Pinakain ko, sabi ko sa kanya, huwag muna siyang magpupo kasi kakain pa si Wowa. Ayan, yung tirapang. Tinapa. Ako lang mag-isa. Si Gam nasa, ano pa yung Cavite. Medyo maanghang pa rin. Bicol Express. Tapos meron ako dito, oh, tinapa. Magastos din pagka yung palagi na lang kakain sa labas. Pwede na! Magastos din yun. Si Sai nasa church dahil may PSS class sa Bible College at kaya ako lang mag-isa dito sa bahay. Ayan. Ang dami naman tinik. What? Ang dami naman tinik ng ulam ko. Eng, kumakain ako pinga, huwag ka munang magpupo ah. Kumakain si Wowa. Ayan yung alaga ko. Kami dalawa lang. Nakakaintindi siya. Alam niya. Sarap ng tinapa. Minsan nakakabili ako ng tinapa dyan sa talita pa sa amin dyan. Medyo matigas na. Ito malambot. Bago pa. Bukas, parating na si Gam dahil meron siyang 2 days na training sa Cavite. Tapos, susunod yan, pasapan na siya uli ng barko. Langham? Tapos ko muna yung pagkain ko, mamaya tutuloy na. Kinakalampag niya yun, oh, yung pintuan ng kanyang cage. Akala naman niya kaya niyang buksan, hindi niyang magkala. Alam niyo, akala ko din ako hindi ko na mararanasan ang mag-alaga ng aso dahil dati nga kasi nag-alaga na kami ng aso. Ganun nga, napamahal din sa akin yung alaga naming aso. Eh, hanggang sa 5 years din yata yung itinagal niya sa amin na nakasama yung aso namin. Niyakan ko talaga yun. Mabait din siya na aso. Asong bahay lang yun. Nung namatay siya, sabi ko, hindi, ayoko na mag-alaga kasi pagka yung napamahal ka na sa aso tapos nawawala siya. Masakit din, nalulungkot din ako noon. Ngayon, nagkaroon na naman kami ng aso. Yung isa naming aso, parehong American Bully to eh. Itong si, ano, si 2 months old lang siya nung makuha namin yan, makuha ni Bunso. Ngayon, 6 months na, bali 4 months na rin siya sa amin. Mabait sila na naalaga, malambing. Tapos yung isa, ayun, dinala namin sa tao na mapagkakatiwalaan, pinaalagaan namin. Kaya pag naalala ko yun, naiiyak ako. Naalala ko siya. So, baka sa Sabado, dadali na rin siya dun sa mag-aalaga din. Minsan, mas maganda pa yung huwag ka na lang mag-alaga kasi pag nag-alaga ka tapos
mawawala. Talagang mamimiss mo siya, malulungkot ka. Papaalaga naman ni Gam, habang nasa barko siya, pagbalik niya, sinipon ako. Kukunin namin siya ulit. Ayun, nakahiga siya. Yung si Bravo, ang cute noon. American bully din siya. Lalaki naman siya. Ito, itong naiwan muna sa amin, si Alpha. Palagaan din namin to dahil mahihirap. Mahirap eh. Mahirap mag-alaga. Mahirapan ako. Kaya, hindi lang naisip ni Bunso na paalaga muna namin. Pero mababawi din. Kukunin din namin pagdating niya. Ang taba ni Bravo. Ano ba yan? Mahina ako sa maanghan. Na ganyan lang sila. Pagka yung i-prepare mo na yung kakain na sila, may natirang dalawa eh. May natirang dalawang tinapa eh. Pag kakain, alam na nilang kakain sila, dun lang sila tumatakol itong alaga namin. Tapos, tsaka yung pagka yung nakikita nila si Gam na andito, parang nagpapapansin, gusto niyang makawala sa cage niya. Siyempre, kailangan din naman nilang mag-exercise. Tapos na ako. Mga kawawa, napakabilis ng panahon. Malapit na naman yung aking kaarawan. Thank you Lord na panibagong taon na naman ang pinagkalob mo sa akin. At natutuwa ako na nakakapag-involve ako sa mga program ng church, kagaya nitong ladies prayer meeting. Nakakasama ako, nakaka-enjoy ako. Salamat sa wisdom, Lord God. Naglalaro siya, meron siyang laro ang bola. Ayan, sinubo niya ang bola na. Ayan. Kakatuwa, no? Na sabihin natin aso lang sila, pero alam nila, nararamdaman nila pagka yung kinikare natin, minamahal natin sila. Ganun din, sila din, nakikita din natin na yung natutuwa sila. May ramdam ng alaga mong aso, kung paano mo makita na sila ay masaya at mahal ka ng alaga mo. Yung mahal tayo. Mga ganito lang video, yung vlog ko kasi palagi na lang pagka yung lalabas kami, nag-aya si Bunso. Kaya pinasasalamatan ko yun sa ating Panginoon na kapag tayong nag-aya si Bunso, punta lang kami dyan sa labas. Maganda rin sa akin yun kasi nakakapaglakad ako, exercise ko na rin yun. Ayan, kapag sumampa na muli yung aking anak, nagtrabaho na siya muli, iwas labas. Para maging, huwag tayong gumastos ng puntahan na hindi naman mahalaga, para mapagkasya natin, maging ma-priority natin yung ating mga pangunahing gamit sa ating tahanan, at siyempre yung ating giving sa church. Ayan. Mamaya lang konti, papasok na ako sa room. Para may susi naman si Sai na anytime na dumating siya ay makapasok na lang siya na hindi na ako nakakabala. Ayan. Yan yung alaga ko. Maya maya lang yan, ano na yan, kasi kakakain lang eh. Napupupo na naman siya. Ano siya, sige. Wala namang ganap, wala naman akong gagawin. Sinama ko lang kayo habang ako ay kumakain. Ako, dahil ako lang naman mag-isa, kasama ko yung si Alpha.
po mga kawawa.